BMW sa bansang Marin. So guys, ito na naman tayo, panibagong araw and panibagong vlog na naman, no. So guys, ano nga ba yung kailangan natin pag-usapan? Well, anything else muna. First things first, ah. Salamat kay May at maganda yung reaction niya dun sa pag-shoutout niya sa kanya. Kung sino yung mga gusto magpa-shoutout dyan, comment daw below sa shoutout ka namin. Kahit hindi naman ako sikat or ano, at least may mga ano lang, may mabuo tayong community na magaganda dito at positive side, no. So anyway, anyhow, eto nga pala guys, ano nga ba yung mga pag-uusapan natin ngayon? Pag-uusapan natin ngayon guys, yung mga noon at ngayon. Kumbaga, ayoko mag-compare, pero i-compare natin yung mga noon na OFW tsaka yung ngayon na OFW. Ano nga ba yung mga nahalata ako sa pagbabago? Kasi nga guys, ano ako eh, laking OFW yung parent ako eh. So alam ko yung comparison ng OFW noon tsaka ngayon. Ano nga ba yan? Tara, pag-usapan natin. Ito guys, ito yung una sa mga na i-compare ko mula noon hanggang ngayon. Kasi nung kabataan namin guys, ito yung kapatid ko, masaya na kami sa mga laruan or let's say sa mga simpleng ano lang, sa simpleng ipapadala na ano, na mga damit or chocolates. Yun yung mga isa sa mga nahalata ko na ano, no, na bagay na napaka-ibang iba na ngayon. Kasi ngayon guys, ang ma-expect ng mga bata ngayon is iba na. Hindi na yun ano, ang hihingi na nila sa'yo, cellphone na mamahalin, iPhones, bagong labas na mga flagship phones. Yun yung mga isa sa mga ano doon, no, yung mga PS4 na yan o PS5 na ba ngayon, PS5 na, Xbox na mamahalin. Yun yung comparison na iniisip ko, na napaka ano pala, no, napaka ibang iba na noon mula noon hanggang ngayon. Nakakatawa na lang kasi nga dati masaya na tayo sa mumurahin. Ngayon, mas mahal na yun dapat nating ibigay sa kanila. Kung dati pa guys, no, ito yung sumunod. Dati-dati, remember ko pag nagpapadala yung nanay ko dyan, shoutout sa'yo nai, 3 days or let's say isang linggo ba bago matanggap, parang may clearing pa ng ano sa bangko. Yung tipong dapat, kung maghihingi ka ng alawas or kung may mga bayarin ka nga anuhin, dapat nakaano yung bayad mo, naka-set na yung date mo kung kailan at magsasabi ka in advance. Hindi tulad ngayon, minutes lang, andi dyan na kagad. Mababayaran mo na kagad yung kailangan mo, magsasabi ka ng nay or ma, may babayaran akong ganito, may yanin akong ganito. Yun yung isa sa mga malaking bagay na nakita kong comparison noon at ngayon, yung pagpapadala na yan, no. Kung dati-dati 3 days hanggang isang linggo bago mapadala, ngayon minutes lang matatanggap mo na yung padala. Para tapos dati guys, no, kung ano, kung kunwari yung parents natin ay mag-abroad or mag-ano, malalaman lang natin yung lugar. Hindi natin marirealize ano ba yung meron doon sa lugar. Ano ba yung mukha noon? Ano ba yung ngayon pag mag-ano na siya, makikita mo each and every now yung mga post niya kung ano meron doon sa lugar, o i-research mo siya sa Google or kung sa anumang research sa internet, mariresearch or mariresearch. I-Google map mo nga, makikita mo na yung street eh. Ganong kalupit yung ano na yun, di ba? Kung marirealize mo yung noon at ngayon.
sa manood ko, guys, no, kung iisipin mo, yung nagugulat sila dati, yung mga parents natin, sa mga kaedad ko na matatanda na, nagugulat sila after ano, may nagbago sa mukha mo, katulad nung tumaas ka, or umitim ka, or nabungi ka, or kung ano man, may yung pagbabago, no? Ngayon, yung mga pagbabago ni unti-unti na lang nilang, unti-unti na lang silang nagugulat, hindi katulad talagang 100% ay gulat na gulat sila. Dahil sa technology ngayon ng webcam. Tsaka hindi lang naman webcam, pati ano, pati mga internet sa phone is meron na. So, every day, every minute, pwede ka nilang i-update, pwede ka nilang makita. Pwede mong maano yung mga nagbabago sa'yo, kung ano yung mga ano, napopost mo, kaya nalalaman nila. Hindi sila nagugulat ng ganun-ganun lang, di ba? Kukumpara mo naman yung ano, yung about sa sulat, no? Sa sulat, sa mga snail mail na tinatawag, yung sa ano ba, post office yun, sa post office na mga terms dati, kung hindi nyo pa alam yun, yung mga sulat may mga stamp something. Ngayon, guys, parang hindi na yun nagagamit. Katulad ng kunwari, may sasabihin ka sa parents mo, aabutin pa ng isang buwan para maano yung ano, katulad ng mga pictures ko, ipapadala mo yun na ano namin yan, eh, naranasan ko yan. So ngayon, automatic mapapadala mo na sa kanila, may email mo na sila, mami-message mo na sila, mapi-PM mo na sila sa Facebook, mawa-WhatsApp mo na, meron na rin gano'n, no? So, parang kung isipin mo, parang dati napakahirap ng buhay sa pagiging parents ng OFW or maging OFW ka, napakahirap. Ngayon, napakaswerte na natin sa magiging OFW din yan, napakaswerte nyo na. Kasi nga, sa mga way natin ngayon ng communication, eh, napakadali na lang. Yun yung isa sa mga pinakamaganda ngayon, from noon at ngayon. Isa dyan, guys, no, kung aanihin mo, eh, yung mga nag-emo or nag-shoutout ng mga nararamdaman nila, nagpo-post ng mga nararamdaman nila sa Facebook, sa kung saan, katulad nitong vlogging, meron din na ano na para makapagpagaan ng homesick, makapagpagaan ng nararamdaman nila at para hindi bumigat, no. Isa yun sa mga way na nagpagaan ngayon sa mga OFW mula noon hanggang ngayon. Kasi nga siguro dati wala silang makausap, wala silang ano, kaya napakabigat mo homesick, napakabigat pag namimiss nila yung sarili nilang mga kapamilya, na hindi tulad ngayon na napakagaan na lang. Yun yung isa sa mga nagpagaan sa atin sa pagiging OFW. Ito na yung pinaka-last ko, guys, no? Yung sa tawag, kasi ito yung pinaka-memorable talaga sa akin. Nasabi ko na to sa ibang vlog, na sa dati, yung nanay ko, eh, nung nasa Taiwan pa yun, tumatawag lang siya yung dihulog na piso. Tapos pupunta pa kami doon sa bahay ng tita ko, kasi ando doon lang yung landline, na ano, tatawagin kami ng tita ko na ando doon daw, tatawag daw. Bababa muna ng nanay ko in a while, tapos tatawag siya ulit. Yun yung style dati. Ngayon, napakadali na lang. Every time, kung saan ka, kung anong oras, matatawagin mo sila. Matatawagan ka din nila. Kung may problema ka, ora-orada mong sasabi mo sa kanila, ora-orada mong malalaman din nila. Yun yung mga bagay na ano, no, na pinagbago noon at ngayon. So hanggang dito na lang po ako. Saludo ako sa lahat ng OFW na nakikipagsapalaran sa buong mundo, lalong-lalo na po sa mga frontliners natin dyan na tumutulong sa mga COVID patients natin para gamutin at salbahin ang kanilang buhay. Maraming salamat po sa inyo. Support Filipino vloggers, guys, ha. Hanggang sa muli, John XB, masalam. Bye-bye!